Wala kaya din 5 million. 1.5 million. Luxury na yan. Wala kaya din 2 million. 2 million. Yung car, wala kaya din 1.5 million. Yung savings ko, 5 million. For example, travel mo, magastos ka siguro, mga 3 million. 3 million. And education, how much? 3 million. Mga 3 million din. Oh, 3 million. So, ito talaga natin ito. Ito talaga ito. Medyo malaki-laki na yan, di ba? So, sa tingin niyo ba, may ipon ba kayo dito ngayon? For now? Wala. Wala. Di ba, mahirap? Sa tagal-tagal na natin dito, kahit dito, nahihirapan tayo dito. Dito, nahihirapan tayo dito. Kasi bakit? Wala pa tayo, hindi pa tayo handa eh. Nag-dipin na tayo saan mo dapat? Sahod. Lalo na tayo, mga anak tayo dito. Nag-aaral. Mas marami pa. At sa madaling salita, maraming naghihintay ng mga kamag-anak. Maraming problema binibigay sa atin. Sometimes, we give them. Because our culture. Kaya ngayon, itong ano, example, ano pinupunta natin dito sa ataw din? Kasi bakit? Para kumita. Maging employee. Number one yan. Bakit nandito tayo? Nagtatrabaho tayo dito. Nagtatrabaho tayo. Sa tingin nyo, sa tingin nyo mga ako, may mayaman na ba dito as an employee? Wala. Tamang-tama lang. Siguro may, pero kunting-kunting talaga. Di ba? Halos imposible. Kasi mostly may mga utang tayo, bayad. Hindi ko lang alam kung ito siya tinaga. Mas kumikita na siya tinaga. And then, bakit tayo ano? Bakit tayo pumunta dito? Gusto mong employ? Bakit? Gusto din natin umaman. Business. Ito may business tayo. Itong business na ito, kaya mo yung bang ano? May kapital. Of course, may kapital ka. Yung kapital, palagay natin 2 million. Tingin nyo ngayon, mayroon pa tayong 2 million? Wala. Iwan ko lang sa tilala. Mayroon. Mayroon. Mayroon yan. Kasi may business na yan. And then, 2 million. Impossible. So, itong ano, yung iba, bakit sino ang mayayaman sa atin ngayon? Manny Pacquiao. For example, itong Jollibee. Jollibee. Ano ang ginawa ni Jollibee? Kasi mayroon siyang pira, mayroon pa siyang ideas. Ideas on how to become a successful business. Ang Jollibee, ang ginagawa ng Jollibee kasi ano yan eh? Ito si Jollibee. Ang una ni Jollibee, traditional business na yan siya, traditional business. Itakil natin mamaya how to do so, eh si Jollibee kasi, ang ginagawa ng Jollibee, may ano siya kay Diaz. Paano papalaguin? Ito, si Jollibee, nag-franchising siya. Franchising. Diba ang dami, kahit saan kayo pumunta doon sa sulok ng Manila, kahit Pilipinas, mayroon Jollibee. Nakikita yung Jollibee ngayon, hindi nilalangaw. Dami. So, pag kumain tayo sa Jollibee, kumikita ba yung mga may-ari o hindi? Kumikita. Of course, kumikita. Kasi, sa bawat kinakain natin dyan, mayroon siya. Kaya bakit si Jollibee naging successful? Because mayroon siyang pira, mayroon siyang ideas. Like also si Luis Yutan. Si Luis Yutan naman, example, president siya, may vice president siya, may managers, ay department manager, may manager. So, ganun din yun. Leverage, ano siya, ginawa niya. Kaya successful kasi may ideas. And number three, meron ba tayong number three? Yung leverage marketing. And how? Yun na nga, ito yung si Jollibee. Yung say, ano yan eh, franchising yan si Jollibee. So, naging yung leverage ano, naging franchising siya, naging ano, successful siya. So, ngayon,
Ang sinasabi ko sa inyo, paano tayo maging business na hindi naman kalakihan ng pera at nandoon na lahat. So, diyan tayo papasok ng ano? MLM. Ano yung MLM? Makinig lang muna. Paano tayo dito papasok? Kasi ito, lulibirits lang. Mababa lang kapital, at the same time, nandoon na lahat ang package. Nandoon na yung package. Kaya ngayon, i-introduce natin yung, ano yan? UPS. Unified Products and Services. So, mostly naman ngayon, nandito tayo, mostly sa 90%. Mga na tayo unified. So yung UPS, ito yung traditional business. Traditional business. Kaya ngayon, pakilala natin yung traditional business natin. On how? Ikot. Pwede sana ka ito, tatanggalin pa. May sulat din. Okay, sulat. Sulatan niya na lang yan. Sulatan na lang. Prepare ko na. Prepare na yan. Of course. Kailangan ka always prepare. Mga OFW. Ginawa itong UPS ngayon, hindi lang para sa kanila, para sa atin na sa OFW. That means, ito, may hub tayo. How much? 590, I think. Right? Yes. 590. Kaya namin ito ng location. Location. Ito, malaki-laki lahat. Nandun lahat. Mayroon pa yung ano yan, ang flyers nandun lahat. Ito din ICAS. Kailangan location. Itong ICAS, mayroon tayong isang kasama dito na mayroon na siya dito. Ang bilaw, tumatakbo. Dalawa sila lang dito. Kaya, salamat talaga tayo na ano. Mayroon UPS. Unified Product Services. So ito ang pinakamaganda ito dahil ang may-ari natin si Boss Emmanuel Pascual. Matagal na yung pinag-aralan ito. Paano? Kasi naawa din siya sa mga OFW. Puro lang trabaho, utang, makasiro, pera, labas. So ito ngayon, in-introduce niya. Dito tayo sa home base. How much? 14,000 na. Kinitin ko rin ito is a roll mo more than ano lang, 1,150. So, di ba, 1,150 is R. Kaya ba natin yan? Yes! Kaya. Magkano lang yan. Pag may mga problema dito sa Pilipinas, may tumatawag, padala agad. Pero walang may balik. Kaya puro lang ano eh. Kaira, maraming problema. Si kultura natin yan, mga Pilipino. Bawain, lalo na sa family matters. So, ito ngayon, yung home base, pakilala natin yung home base. Ito yung traditional business. Ano ito yung tinatawag ng ICAS? ICAS account. Yan. Yan technical, mayroon tayong technical return orientation na dyan eh. Yung ICAS account, parang ano yan eh. Di ba almost sa atin lahat mayroon tayong cellphone. Dito lang, may business na tayo. Anywhere. Basta may internet tayo, mostly may internet tayo. And then, of course, para makatransact tayo, mayroon tayong laman yung ano natin. ICAS account natin. Yes. Yun man lang pinaka-capital eh. ICAS account natin. So, kaya ngayon, yung mga OFW, pinagbigyan talaga ng ano, Usmani, para makasave tayo lalo sa ano, lalo na sa mga remittance, mostly yung mga remittance natin. How many times tayo magpapadala remittance? Monthly, ilang business ba tayo magpadala? Isa, dalawa, tatlo or more than pa. So how much ng ano yung charges sa ano, bawat remittance? Di ba mga 25, I think? 27. Tapos mamasahin pa natin, reviewing pa tayo. Paano na lang kung wala tayong ano? Tama. Kung nasa bahay lang tayo, di ba? Wala nga sila, lalang mga babae. Nasa bahay lang tayo. Taxi pa yan.
dami pang ano, malayo pa. So bakit natin hindi natin ano, gagamitin yung UPS? Na isang pindot lang, 24/7, nandito na lahat. Nandito na lahat. So ngayon, ang advantage nito, may remittance na tayo, may ticketing pa tayo, may bills payment pa tayo, yes, and may loading pa tayo. Yes. Okay, I'm sure, travel tour, insurance. Kaya, mga apps, sino ba yung ano dito, bago member? To be a member. Yeah. Thank you for nandito ka dun sa ano namin, sa orientation. Kaya 100% ma'am, hindi ka talaga malulugin itong negosyo nito, ma'am. Sasabihin ko sa iyo. Kasi, halos lahat kami dito, ma'am, nagamit na po namin. Ako sa personal ko, noon hindi ako makapaniwala. Kasi ang gusto ko lang, yung convenient, di ba? Kasi nagpapadala ko price sa isang buwan, so malaki. Magkano lang nang magastos natin dito? Magkano lang nang magastos natin sa ano? Sa may remittance ka. Ang remittance,